So good morning again mga kalapatids and welcome back into another episode ng KRV Love. Ano? So for today's video nga, Friday ngayon, so mamayang gabi loading natin ng ating derby, ano, ang third lap ng ating derby, ang Lawag, Ilocos Norte. So sabi ng management tuloy ang karera. So even though meron papasok na bagyo, ito nga ang bagyong siraman, ano. Pero once na pagdating ng Linggo or yung release time natin, hindi maganda ang panahon dun sa Ilocos, sa Lawag, hindi nila i-release yung ibon. Then pagka hindi talaga kaya, by Monday, dun nila i-release. Pero pag hindi pa rin kinaya ng Lunes, mga kalapatid, say, ibababa nila yung mga kalapate, then cancel na yung Lawag or hindi na itutuloy yung lap natin ng Lawag. Sa next week noon, mga kalapatids, is aparin na ang ating karera. Pero sana maging maganda naman ang panahon sa Linggo, sa Lawag, ano, para may release yung mga ibon natin. Then magkaalaman na pag naging hard race ang Linggo, maraming mga ibon na hindi nakauwi. Yung mga ibon na magkaklak sa Linggo na darating na hard race, malaking tsansa, napakalaking tsansa ng kalapate. Kaya para sa akin, gusto ko na rin na maging hard race yung karera kasi nga ang daming live pa na young bird, almost 600 pa kung di ako nagkakamali ang mga live bird ng young bird, ano. So pagka nagka-hard race, medyo pahirapan ang pauwi nun. Swertihan na lang talaga ang makakapagpauwi ng Lawag, Ilocos Norte, ano. Pero tingnan natin, abangan nyo, i-update ko na lang din kayo regarding dyan sa karera natin sa darating Linggo. So ayun, Friday ngayon, katulad pa rin ng dati, hindi naman tayo nagbabago ng sistema. Kanina, after natin magpakain, kanina umaga nga, Boost X5 lang. Then mamayang hapon, pagtas natin magpakain, mga kalapatids, yung ano pa rin, Vitaboli. So hindi nawawala yon. So yun lang ang update natin para ngayon. Then dagdag ko rin ngayon is nagbo-viewing ako ng mga kalapati natin ng pang-summer. So yung mga young bird natin na pang-summer, binu-viewing ko na yung mga unang labas, ano. Pero meron pa kasi tayo mga inakay na tatlo na hindi pa sila pwedeng ihiwalay dun sa mga magulang, ano. Kaya nandun pa sila sa ating breeder cage, kaya hindi ko pa iniiwalay. Pero meron tayong first clutch na pang summer, apat na yung nakalabas. Then actually yung dalawa dun is sanay na. Pero itong dalawa is yung binu-viewing ko. Pero tatlo yung ibinu-viewing ko ngayon kasi nga, kung maalala nyo, yung vlog natin before is binigyan tayo ng gift bird ni Sir Ronald Cunanan, which is yung Vandenbroek. Young bird din yun. Pero nakasingsing lang ng personalized ring, mga kalapatids, ano. Tinuturuan ko rin, binu-viewing ko rin siya. So, andito sila sa bubong. Papakita ko sa inyo. Then, explain ko lang sa inyo, mga kalapatids, ano, para alam nyo, or yung sa mga baguhan na hindi nakakaalam, bakit nagbo-viewing tayo ng mga kalapate, ano. So basically, binu-viewing natin yung mga kalapate para ma-familiarize na sila dun sa labas or yung sa area na liliparan nila, and yung loft nila, yung bahay nila, alam nila kung saan yung uuwian nila. Then tinuturuan natin sila ng basic trapping, then yun nga, familiarize para sa labas. Pero itong mga binu-viewing ko na to, mga kalapatid, is hindi lang ngayon yung first time nilang ma-viewing. Actually, 6 days na yata na binu-viewing ko sila. Kaya medyo sanay na sila sa labas. Pero hanggang ngayon is nandun pa rin sa training box. Papakita ko rin sa inyo para familiarize silang gusto sa labas, ano. Kumbaga, sa tao is yung outside world, sabi nga, ano. Kasi pagka hindi tayo nag-viewing ng mga kalapate or yung mga young bird natin, hindi natin naturuan, ang tendency niyan, mga kalapatids, is mag-overfly lang. Hindi siya babalik sa atin, yung ibon. Mawawala. Hindi mo na makikita. So, yun yung tinatawag nilang overfly. Yun yung iniiwasan natin pagka nagtitrain tayo ng mga kalapate na hindi sila ma-overfly. Tuturuan natin sila sa loft para alam nila yung inuuwian nila, yung bahay nila, alam nila. So ito, mga kalapatids, ipapakita ko lang sa inyo yung ating binu-viewing nga ng mga kalapate. Then update na rin mamaya, papakita ko rin yung ating pag-gift bird, yung anak ni Grisel, papakita ko rin sa inyo. So ito, mga kalapatids, tignan nyo yung ating binu-viewing. So yan, mga kalapatids, yung sinasabi ko nga na ibinu-viewing natin na mga young birds, ano.
So tatlo yan, yung dalawa is young bird natin ng pang summer, panlaro natin ng summer. Then yung isa is gift bird ni Sir Ronald Kunanen nga, yung ating Vandenbroek. So yan yun, yung Vandenbroek mga kalapatids. Ayan, mapapansin nyo yung singsing niya is naka-personalize ng simple law. Ayan, di lang masyadong kita. Then yung dalawa sa checkered, tsaka isang bluebird din, hindi lang masyadong kita, ano. Ayan mga kalapatid. So ito, binu-viewing ko sila. Ito yung ating loaf. Mapapansin nyo, nasa bubong. Ayan, nasa bubong ng bahay. So ganyan lang naman mag-viewing mga kalapatid, ano. Pinapamiliarize natin nga sila sa labas, para once na pinakawalan natin, eh maiwasan natin yung overfly sa kanila. So ayan, oh. Then mamaya mga kalapatids is basic trapping. Papakita ko sa inyo paano ako nagtuturo ng trapping. Pero madali lang naman, pinapasok lang naman natin yan isa-isa dito sa ating trap door. Yan, dyan natin tinuturoan pumasok para matuto sila, no? Kasi baka nga sanay sila sa labas nakakapag-ronda, pero hindi marunong pumasok sa ating trap door, ano. So ayan yung ating landing board. Then ito yung trap door. Papakita ko sa inyo mamaya yung ating basic trapping. Pero actually sabi ko nga kanina, hindi lang ngayon yung ating first time na mag-viewing. Pang-anim na araw na to, alam ko, sa tanda ko. Kaya medyo sanay na sila sa trapping tsaka sa viewing, ano. Alam na nila. Then bukas isusubukan na natin silang pakawalan. I-update ko na lang din kayo pagka papawalan natin sila bukas. Kung hindi sila mag-overfly, sana hindi. So ayan mga kalapatids, ano. Sabi ko nga is yung trapping natin, simple lang ang ginagawa ko. Yung training box is tinututok ko lang dito sa ating trap door. Then bubuksan ko lang siya. Yan. Sabi ko sa inyo, isanay na to. Pang-anim na araw na nga ito, kaya medyo alam na nila. Tingnan nyo, ha. So ayan, bukas na. Papasok na sila ngayon. Ayan, oh. Kita nyo? Oh. Medyo sanay na sila, diba? So ayan, okay na mga kalapatids. Bukas is susubukan natin na pawalan na itong mga young bird natin na to. Then update na lang din sa pag-gift bird natin, ito yung anak ni Grizel. Then ayan mga kalapatids, yung ating second clutch ni Grizel na, ano, yung pag-gift bird natin. So ayan si Grizel, oh. Ang tapang, oh. So ayan yung ating pag-gift bird. Abangan nyo na lang yung mechanics natin kung paano sumali, ano. And malaki na yung ating pag-gift bird. Kukunin ko lang. So ayan mga kalapatid, so grisel na grisel din ang kulay niya. Mana sa nanay. And may singsing na yan. Magkabila. UFC. Then yung isa is yung personalized natin na singsing, yung KR Velop, ayan. So, hindi lang masyadong clear. Ayan. So, magandang inakay. Ayan. Abangan nyo yung mechanics natin para dito sa pag-gift bird natin. Second clutch ni Grizel. Ayan. So, ibabalik ko lang. Tapang ni Grizel, no? So ayan mga kalapatids, yan lang muna update natin. So ayan mga kalapatids, ano? Nakita nyo na kung paano ako mag-viewing and mag
basic trapping para sa mga young birds ano na tinitrain nga natin. Ganun lang ako kasimple mag-viewing. Then nag-viewing ako, sabi ko nga is 5 to 6 days or 1 week na inilalabas natin yung mga kalapate. Pina-familiarize natin sila sa labas sa mga bubong para once na pinakawalan natin eh, alam nila yung uuwian nila, no? So yun nga, sabi ko nga, pag hindi natin na-viewing, ang number one tendency is overfly, hindi na sila babalik, hindi nakaka-uwi at nagiging palaboy. Then yung iba is nahuhuli na lang ng mga ibang nagkakalapate, no? So yun, nakita nyo rin yung ating pa-gift bird na second clutch nga ni Grizel, ano? Magandang inakay na naman, though isa lang, pasensya na, isa lang, wala akong, hindi ko alam bakit nabugok nga yung isang itlog niya, ano? Pero kahit isa lang yon, mga kalapatids, bibigay natin. Para sa inyo yon, binread ko talaga para sa inyo. Then, abangan nyo na lang yung ating mechanics kung paano sumali dyan sa ating pag-gift bird nga, ano? Sa anak ni Grizel na second clutch. Then nakita nyo naman, grizel na grizel pa rin yung kulay nung inakay, ano, mana sa nanay. Sana mamana din nila yung pagkapanalo nung kanilang nanay, ano, na nag-champion nga ng fundraise. So yun lang muna yung update natin for today's video, mga kalapatids. Abangan nyo na lang sa Linggo yung ating arrival, kung matuloy man na i-release sa Lawag, Ilocos Norte nga yung ating mga ibon. Then kung hindi man Monday, basta i-update ko na lang kayo kung ano mga mangyayari or kaganapan na darating sa ating karera ang Lawag, Ilocos Norte, ano, mga kalapatids. Sa lahat ng mga subscribers and walang sawang sumusuporta, maraming maraming salamat sa inyo, mga kalapatids, and keep subscribing and huwag kayong magsasawang manunood sa ating channel, ano. Sabi ko nga, meron din akong maitutulong sa inyo bilang isang baguhan lang din na nagkakalapate pero may experience. Meron akong na-i-share sana sa inyo. Meron kayong napupulot na idea or pamamaraan sa pag-aalaga ng kalapate, lalong-lalo na sa mga pangkarera nga ang pigeon racing, ano. That's it for today's video, mga kalapatids, and good luck sa ating lahat sa mga may karera. Abangan nyo yung vlog natin ng arrival. Sana uwian tayo nung ating dark check, ano. So good luck sa ating lahat, mga kalapatids, and happy flying.